Good day mga Repa Peeps. Andito na naman ako sa SM North. Okay, actually kanina kasi yung kapitbahay namin, tuwing dumarating yon galing abroad, ang madalas na kinukuha is ako. Ganun din yung mother niya, tsaka yung wife niya, tsaka yung mga kapatid niya. In short, basta pag sino sa kanila dumarating, hindi naman 100%, pero halos ako laging inanila kinokontak. So thankful ako syempre. So yun, no? Bali dumating siya kanina sa or via PAL, 4 o'clock yung touchdown. Ito kasi yung mga Repa, no? Finorward sa akin yung ticket, terminal to raw. So ito para to sa mga Repa Pips natin na susundo sa airport, no? Or yung mga magbubuk pa lang na mga galing Canada. I'm not sure kung lahat ng mga galing Canada via PAL is terminal 1 na. So yung nangyari dun sa kapitbahay namin is, ang nasa ticket niya, terminal 2. So syempre terminal 2 ako nagpupunta or pupunta or nagpunta kanina, sorry. Syempre siya rin, hindi niya rin alam. So nakarating ako rin sa may terminal 2, let's say mga 5 na halos eh. Syempre tatansyahin ko yung pag-arrive niya. Syempre pupunta pa sa ano yun, di ba? Yung mga sa baggage, etc, etc. So yun, medyo lumuyanag na mga around mga 5:10, 5:15. Sabi ko pa tala pa rin. So, nagte-text ako or nagsisend ako ng message dun sa messenger niya, tumatawag ako. Wala, walang contact. So, pumunta ako ron. Nagpunta ako sa personnel. Sabi ko, sir, saan po ba rito yung monitor para malaman ko nag-arrive na? Sabi nga sa akin kung anong flight number daw. Sabi ko, ito nga, sinabi ko yung flight number niya. Sabi niya, sir, saan galing? Sabi ko, Canada. Sabi niya, nako sir, asa terminal 1 yan? Sabi ko, hindi, kasi ito yung ticket niya. So, pinakita ko sinend sa messenger ko. Sabi niya, oh sir, sigurado ako terminal 1 yan kasi kahapon pa rito may mga nagkakamali eh. Yung nga daw, sabi ko, sige checheng ko nga sa may, ano, sa may monitor. Nakita ko wala nga dun. Eh anong oras na? Eh may booking ako ngayon eh ng alas 11. Luckily napaaga pa rin. So binalikan ko yung personnel na pinagtanong ko. Sabi ko, sir tama ka, terminal 1 nga. Oo, sabi ganun. Tapos sabi niya rin na May 13 pa rin yung ano nun, naging effective. So ito ngayon, nag-message ako, kuya, sabi ko gano'n, ganito, andito kasi may terminal 2. So kikitain kita dyan sa terminal 1 kung sakali nandiyan ka nga, mag-stay ka sa ganitong letter. Pag wala, babalik ako dito sa may terminal 2, makita tayo sa ganitong bay number. Kasi sa terminal 2 kasi by bay. O nga pala mga Repa Pips, balik tayo sa by bay. Kung may susundin kayo sa terminal 2, wag na wag yung kakalimutang anong bay magkikita. Okay? Or unless magkikita kayo sa may loob pa, pero usually ang tanong dyan is saang bay number kayo magkikita para at least alam nyo malate ka man pagsundo or mapaaga siya doon yung meeting place nyo para huwag kayo naghahanapan. So yun, no? E di balik tayo. E di ngayon eksakto papunta ako ng parking lot para nga magpunta terminal 1. Luckily tumag yung wife niya. Sabi nga, oy Dennis, ando si ano mo, si kuya Jun mo, ganun. Sa terminal 1, sabi ko nga, hindi ang in-explain ko, sabi ko may napagtanongan na rin ng personnel, ganun. So yun lang mga Repa, simple reminder lang, just in case, para at least may idea kayo. Yun, ngayon, yung booking naman kagabi is SM North, kinuha ko siya kasi nakita ko alas 11 pa eh. So yung booking na to, ang purpose is, kahit papano, mabawi ko yung panggas pagsundo ng airport. So mga Repa, no, kung makukuha niyo yung logic, very simple. So, kahit papano, helpful si Transportify, kung 'di ba sabi ko nga pag extra income or another source or part-time kasi nga tinanong gaya niya kanina imbis na yung kita ko is nabawasan kahit paano hindi masyado nabawasan kasi kukuha ko ng panggas dito. So syempre cash pa rin to. So sapat na ako rito kahit isang booking winner na ako. Tsaka may mga gagawin pa sa bahay eh. All right. So punta muna akong appliance mga Repa. By the way, dito nga pala ako naka-park mga Repa Pips. Yan, eksakto baka dito eh. So, pinasok ko na agad. Alright, mamaya na mga Repa, punta na ako appliance. Alright mga Repa Pips, kakaload lang ng item sa Beko na gas range. Medyo matagal-tagal na akong dinapag-deliver ng item na yan. And yung drop-off is sa may Llano lang rin yung gaya kahapon. Malapit na sa amin. So, same lang rin. Less than 2 kilometers away, taunong sa namin. Ayun yung mga Repa, grab through muna ako. Tapos, yun, uwi na. Amin ulit mga Repa Babes. Alright.
Alright, mga Repabibs, gaya nung kahapon, McDo Kialong EDSA bago magbunyos. Siyempre, dun ulit sa station, pero hoping, bakante. Alright, mga Repabibs, bigla may lumapit ako. So, may order na ako. Bye, McDo up. Dito ako sa station. So, hindi ko na kailangan magpunta o, kasi may nagpunta na. So, ang in-order ko naman is, dalawang single na cheeseburger, 99 pesos, tsaka isang Mac coffee float para makapagkape ako. Kasi pag double cheeseburger, Coke Mac float lang. Kailangan ko magising kasi nga, ang aga akong gumising kanina. So, yun, hintay ka na lang muna lumabas yung crew, mga Repa. Alright, mga Repa peeps, double cheese, nasanay, ano? Dalawang cheeseburger sandwich, and yung aking coffee mac float dineliver na ni ate. Alright, kaya mo na mga Repa. Alright mga Repa peeps, okay na ako nun sa dalawang cheeseburger single coffee mac float na lang. Actually konting pause pa, then diretso na ako doon para may drop na tong item mga Repa. Mamaya ulit. Alright mga Repa peeps, typical Mindanao Avenue pag Sabado. Actually, approaching na ako ng crossing ng Kalinong Highway. So, shoutout sa mga taga-Novaliches dyan. Alam nyo to. Alright, mga Repa, mamaya na lang ulit. At singitan na naman ng mga Repa peeps natin, syempre. Alright, mga Repa peeps, nasa loob na ako ng SB Road ulit. Kanina pa, bottleneck talaga dun sa may bago kumanan. Anyway, as usual, kaya rin kahapon ulit. Ang labas na ito is General Luis. Pero syempre, ulit, hindi ako dadaan sa may sabungan dahil nga sira-sira yung daan. So, ito umalit na lang ulit. Alright, mamaya na ulit mga Repa. At may tumuhid na batang Repa peeps. Alright mga Repa peeps, General Luis na. Pero since ang sabi sa maps is wala namang traffic, all green, so kakaliwa na ako. So, titingnan natin kung tama nga yung sinasabi ni maps. Kasi may times na green, tapos mayamiyang konti is mag-yellow or mag-red kasi biglang in 300 meters, turn right onto Silver Road. Anyway, mga Repa, long General Luis na, then kakanan ako sa may sabungan. Shoutout sa mga taga dito, sa North Caloocan, tsaka Novaliches. Alam kong area na to, syempre. Mamaya na ulit mga Repa peeps. Alright, mga Repa peeps, pakanan na ako sa may sabungan. Ito ngayon ko rito, yan o. Yung mga yan, yung mga madalalim. So, pag di mo siya kabisado, shushute ng konti. Or worst, lagapak ka talaga. Lalo na sa mga kotse. Anyway, mga Repa. Continue on Diamond Road for 800 meters. Diamond Road. Alright. Alapas niya ito yung silyano na. Yung sabungan nasa kanan, mga Repa. Sabungan na ano to eh. Ah, hindi. Sabungan. Kaibiga Cockpit Arena. Tama nga ba? Tama ako, mga Repa. Siguro nga. Anyway, yan ay subungan. Alright, mga Repa peeps, tira mo na! Take the next left onto Llano Road. Alright, mga Repa peeps, pinauna ko na magsalita si Google Maps. Pakaliwa na ako sa Llano Road. In 40 meters away. Ito na mga Repa. Mukhang malapit-lapit na. Alright, mga Repa peeps, nandito na ako sa may Del Mundo Avenue. So nag-hazard lang muna ako kasi hindi ako nagkakamali, nandun yung gate. So tatawag ako muna si drop off. Mamaya na mga Repa. Alright mga Repa peeps, hindi ko pa rin makontak, so nagtanong na lang ako. So pumasok ako sa Walnut Grove, parang ganon. Anyway, so dalawa pa rin gate, iba to. So kaliwa raw, then pagdating sa dulo, kanan, andun na rin pang din bahay ni customer. Alright, mamaya na ulit mga Repa. Alright mga Repa peeps, booking's done. Ito yung bahay nila, drop off, yan. So yun, medyo napakwento pa kasi, kaya nabili ng konti. Anyway mga Repa, so pwede na umuwi ulit. Shoutout nga pala mga Repa peeps kay Repa peeps Tabelin TV. And salamat sa advice ano, kasi nag-comment siya, nabasa ko. Sabi niya is, na-snatch yung phone niya. So ang modus yata is sa may part ng kainta mga Repa, parang yung tawag dito. So halimbawa no, may nag-book,
Kaya ang tanong ko sa kanya is kung anong item ni Booker para malaman ko yung pinakadahilan kung paano nangyaring na na alis na jumpo niya. Yung nangyari pala is nagbuksa na may part ng kainta, tapos mag-isa lang pala na nakamotor. Tapos kunwari palalabasin daw na mali yung pin or wrong pin, no? Tapos parang ipapakita yata ng or gusto ni Booker nung nakipagkita kay repapigs natin na ipicturean yung booking amount ng fare kasi kunwari nga nagkamali yung girlfriend niya or misis niya, so ipicturean yung phone. So syempre in essence ang gagawin ni repapigs, ibibigay nga naman yung phone para picturean. Unfortunately nakamotor sa bitakbo. So yun ano, so pang-apat na ro yatang victim na ang modus ganun. Ay nako. So mga repa, syempre masakit man sa mga naging victim niya, pero there will always be a reckoning mga repa. So may karma naghihintay doon. So mga repa peeps, doble ingat lang tayo. Sa bagay kahit sa naman merong risk, at least ngayon kahit paano less na, kaya lang na-tsyempohan. So mga repa peeps, yun lang. I'm sorry. Okay, anyway, ulitin ko, doble ingat mga repa. Tsaka yung mga nasa biyahe pa ngayon, yung meron pa kong going booking, ingat-ingat. So kung may questions pa kayo mga repa sa transport device system, Toyota Rebel, Masco Valley Sugar, huwag mahiya. And again, kahit ulit-ulitin ko, sorry ulit kung nalilito ko sa pag-reply. Have a nice day mga repa peeps. Keep safe and God bless.